Laki sa yaman ang dalagang si Marian dahil negosyante ang kanyang mga magulang at malaki ang mga ito kung kumita ng pera. Simula bata pa lamang siya ay ito na ang buhay na kanyang natamasa at kahit anong gawaing bahay ay hindi siya gumagawa nang dahil sa meron silang katulong. Kahit nga nang magdalaga si Marian ay hindi man lamang ito nakaranas na maglaba ng sarili niyang mga damit. Ngunit siya ay nakapangasawa ng isang mahirap na binatang taga-probinsya at tanging pagsasaka lamang ang tanging hanap buhay. Ito ang dahilan kung bakit siya itinakwil ng kanyang mga magulang dahil pinalaki siyang mayaman tapos isang hamak na magsasaka lamang daw ang kanyang pinakasalan. Kung titingnan ang dalawa ay parang langit at lupa. Pero sa hindi inaasahan ay maagang namayapa ang kanyang asawa at kahit nawala na ito sa mundo ay nananatili siya sa probinsya para alagaan ang kanyang biyanan. Nag-iisip ka ba, Ate Marian? Wala ka nang asawa, kaya bakit ka pa nananatili sa pamamahay na yun? Tingnan mo nga ang sarili mo. Mukhang hirap na hirap ka na sa buhay mo at ilang taon mo pang balak na alagaan ang biyanan mo. Hanggang ngayon ba ay nagpapakabaliw ka pa rin sa isang magsasaka na pumanaw na? Sabi ni Gina kay Marian dahil nakita nito ang kanyang ate na nagtitinda ng gulay sa daan. Talagang hindi iniiwan ni Marian ang kanyang biyanan dahil ito ang pangako niya sa kanyang asawa bago ito na mayapa. Gina, kapatid ko, matanda na ang biyanan ko at higit sa lahat ay walang ibang mag-aalaga kundi ako lamang. Pati ipinangako ko sa asawa ko na hindi ko siya iiwan kahit siya ay mawala pa sa mundong ito. Kaya ko ginagawa ang bagay na to kahit mahirap, paliwanag ni Marian habang patuloy sa pag-aayos ng kanyang mga panindang gulay. Nang dahil doon ay napapakamot na lamang ang kanyang kapatid at iniisip nito na bakit nagpapakahirap pa ang kanyang ate sa bagay na alam niyang hindi nito ikayayaman. Bahala ka nga dyan, ate. Tingin mo ba may mangyayaring maganda sa buhay mo kung manatili ka pa sa pudar nila? Nagpapakahirap ka sa taong hindi mo naman kapamilya at lahat ang pasanin at pinapasan mo na para sa kanila, inis na sabi ni Gina sa kanyang kapatid. Wala namang problema sa akin to. Okay lang sa akin ang lahat at masaya naman ako sa ginagawa ko. Nakakatulong ako sa aking kapwa at nang dahil doon ay hindi nahihirapan ang aking biyanan. Saan na lang pupulutin yun kung iwan ko siya ng mag-isa? Pero naiintindihan kita, Gina, at salamat sa pagpapaalala, sagot ni Marian. Ngunit galit na talaga ang kanyang kapatid sa kanyang nagiging mga sagot. Para ba kasing nagpapakahirap ito sa isang bagay na hindi niya naman responsibilidad? Ewan ko ba sa'yo? Hindi ko maintindihan kung mahina na ba ang pag-iisip mo. Laki tayo sa yaman tapos nasisikmura mong gawin ang mga bagay na yan. Hindi tayo pinalaki ni nanay para magtinda ng gulay. Pasigaw na sabi ng dalaga sabay umalis na ito. Napahinga na lang ng malalim si Marian habang pinagmamasdan ang paglalakad ni Gina papalayo sa kanya. Noong nabubuhay pa kasi ang kanyang asawa ay sobra talaga siya nitong minahal. Kahit na hindi masarap ang kanilang kinakain ay sobra naman siya nitong binubusog ng pagmamahal. Nang tanungin siya nito kung handa daw ba siyang magpakasal ay agad niyang sinagot ito ng oo. Dahil para sa kanya ay maraming ang bagay na wala ang kanyang asawa ngunit kakaunti na lamang ang lalaking kasing bait nito. Noong sila ay nagpakasal ay sobrang saya talaga ng kanyang puso, ngunit isang sakit ang dumapo sa lalaki na nagdahilan ng pagbawi sa buhay nito. Basta ang para sa kanya ay ginagawa niya ang lahat ng bagay para sa lalaki kahit na ito ay maagang nawala. Lumipas ang 5 taon ay nananatili pa din siya sa probinsya dahil nangako siya na hindi nito pababayaan ang kanyang biyanan. Nang dahil doon ay mas nagalit ang kanyang pamilya. Palagi siya nitong pinupuntahan at walang sawa na sinesermonan. Nagsasayang lamang daw siya ng oras at panahon. Nang dahil doon ay mas lalo siyang nahihirapan sa kanyang buhay at lalang bumibigat ang kanyang pakiramdam. Marian, anak ko, kung hindi ka pa uwi sa ating bahay ay huwag mo na akong tatawagin nanay. Mas pinili mo pa ang ibang pamilya samantalang kami ang nagpalaki sa'yo. Mahina ang pag-iisip mong bata ka, galit na sabi ng kanyang nanay. Nay, sana naman po ay maintindihan niyo po ako, matipid na sagot ni Marian.
anong maintindihan? Narinig mo ba ang sinasabi mo sa akin, anak? Pinag-aaral kita upang maging isang doktora. Tapos ito ang isusukli mo sa amin? Kung sinabi mo lang sana ng mas maaga, edi sana hindi ka na namin pinag-aaral ng tatay mo. Magiging tindera ka lang pala ng gulay at magpapakabaliw sa asawa mong matagal nang namayapa. Hindi ko talaga inaasahan na magiging ganyan ka, galit na sabi ng matanda. Simula noon ay hindi na sila muling nakita ng kanyang ina. Tuluyan na siya nitong iniwan nang dahil sa katigasan ng kanyang ulo. Ngunit para sa kanya naman ay wala namang masama kung piliin niya ang ganitong buhay para sa isang pangako. Ang pangako na nagbibigay sa kanya ng lakas upang bumangon sa pagkakadapa at pagkawala ng kanyang minamahal. Kakayanin ko to para sa iyo, mahal. Asahan mong tutupadin ko ang pangako ko. Naaalagaan ko ang nanay mo. Alam ko naman na may plano ang Diyos para sa akin. Ang hiling ko lang, mahal, ay palagi mo kaming gabayan ng nanay mo. Malungkot na sabi ni Marian sa kanyang sarili. Patuloy siya sa pagtitinda ng gulay upang maibili pa ng gamot ang matanda. Wala sa kanyang pag-iisip ang iwan ito hanggang hindi nito kayang kumilos ng mag-isa at tuwing kasama niya ito ay parabang kasama niya pa din ang kanyang minamahal na asawa. Maraming mga tao pa sa tabi-tabi ang nagchichismisan dahil narinig ng mga ito ang balita tungkol kay Marian. Pati na ang mga ito ay napapaisip na bakit ba kailangan pang magpakahirap ng isang mayamang babae para lamang sa isang pangako na hindi mabitiwan. Karamihan kasi sa kanilang lugar ay naghahanap buhay upang yumaman. Samantalang ang babaeng ito ay mayaman na tapos pinipiling maging mahirap para sa kanyang minamahal. Hoy, Mare, tingnan mo si Mariano. Kinain na ng pag-ibig. Kahit patay na yung asawa, ay nagpapakahirap pa din sa pudar ng kanyang biyanan. Ano kaya ang pinakain sa kanya ng pamilya ng lalaki? Tanong ng isang babae. Ewan ko nga ba dyan sa babaeng yan? Ang ganda na ng buhay tapos sasayangin niya lang. Kung ako dyan ay babalik na ako sa tunay kong pamilya tapos susulitin ko na ang aming pagpapera. Talagang nababaliw na ata ang babaeng yan. Sagot ng isa pang babae. Alam naman ni Maria na siya ang pinag-uusapan ng mga ito. Ngunit kahit anong sabihin ng iba sa kanya ay hindi niya na lamang pinapansin ang mga ito. Ngunit isang matanda ang lumapit sa kanya. Napakabait mo namang bata ka. Gusto mo bang tulungan kita? Tanong ng matandang babae. Ha? Ano po ang ibig sabihin niyo, Lola? Nagtatakang tanong ng babae. Meron kasi akong restaurant na kailangan ko ng magsusupply ng mga gulay. Baka gusto mong ikaw na lang ang kunin ko. Naririnig ko kasi ang balibalita na iniwan mo ang yaman kapalit ang pag-aalaga sa biyanan mong may sakit. Sagot ng matanda. Pero hindi naniwala agad ang dalaga sa ino-offer ng matanda, kaya sinigurado niya muna ito. Hindi po ba kayo nagbibiro? At totoo po ba talaga ang sinasabi niyo? Tanong ni Marian. Oo naman. Alam ko naman na mapagkakatiwalaan ka dahil hindi ka para magnakaw. Laki ka sa yaman at higit sa lahat ay tapat ka sa iyong tungkulin. Sagot ng matanda. Dito niya nalaman na sobrang yaman pala ng matanda at marami itong pag-aari sa iba't ibang bayan. Talagang sobrang swerte ni Marian dahil narinig ng matanda ang chismisan ng dalawang babae at ito ang nagdahilan para siya ilapitan ng matanda. Agad naghanap si Marian ng mga magsasaka na pwede niyang kuhanan ng gulay sabay isusupply niya ito sa matandang babae. Dito nagsimula ang kanyang pag-unlad at hindi nagtagal ay naipagamot niya ang kanyang biyanan. Mahal, natupad ko na ang pangako ko sa iyo. Naaalagaan ko ang nanay mo. Sana ay maging masaya ka kung nasaan ka man. Masayang sabi ni Marian. Nang mabalitaan nito ng kanyang ina ay agad siya nitong binisita. Anak, nabalitaan ko ang lahat. Isa ka na sa pinakamalaking supplier ng gulay at alam kong naging mabilis ang pagyaman mo. Pasensya na dati dahil inaalala lang naman kita. Hindi ko kasi kaya na makitang nahihirapan ka dahil ako ang nanay mo. Pasensya na talaga at hindi ako nagtiwala sa kabutihan mo. Malungkot na sabi ng kanyang ina. Simula noon ay tinanggap na muli siya ng kanyang pamilya. Masaya na silang namumuhay ng magkakasama at maligaya.
naging magkaibigan din ang kanyang biyanan at ang kanyang nanay. Sa katotohanan nga ay ang mga ito pa ang naging magpartner sa negosyo at hindi nagtagal ay mas napalawak pa ito sa tulong ng kasipagan ng kanyang biyanan na si Aling Esteva. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makikicomment naman po sa baba kung ano po ang natutunan nyo sa isang maikling istoryang ito. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya ng Juana Tales at sana po ay nagustuhan nyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.